ni Bibi at ni Red Nubino. Yan ang kambalang Red at Nubino. Tama ba, Lorne? Para silang ano eh, no? Kambalang Lorne and Red. Grabe po, mga kalingap. Matindi, ano? Ang kambalang Lorne and Red. Lorne Tibid sa kayong Red Nubino. Maganda sila. Kung sila po ay nagsasalita po sa harap ng kamera, bilip ako sa kanila, mga kalingat. Ganun dapat ang pag-gawad video. Yung i-play mo lahat yung videos at wala ka namang ginawa. Hindi ganyan. Maganda yung ganun. Reaction video po. Alright, hi to Miss Lorne TV, guys. Subscribe and support her. Okay. From me, Basa, the Hungry Suya Wonder. I wish you all the best in life. Thank you! At Lorne TV, mga kalingap ng Lorne TV. Ganun po yan. Lorne, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome back to our channel. Ito po ang inyong abang lingkod, Lorne TV. At ito ang inyong abang lingkod, Red Nubino. Isang mapagpalang tanghali, mapagpalang gabi sa ating lahat. San man tayong sulok ng mundo naroon, God bless po sa lahat. Okay guys, for our today's vlog guys, gagawa tayo ng reaction video na siguro we will put end to this, no? Kasi ito, due to public demand lang din po, no, na maraming nagre-request na once and for all po, no, i-address natin itong issue na to. Kasi hindi pa rin po sila tumitigil, no. Although nanawagan na si Kuya Bal nung isang araw na nag-live siya, natigilan na daw po itong issue na to. Move on na tayo, no, at sinunod naman po namin kasi nga nung nakaraang araw, ang ginawa na po naming reaction video ay yung tungkol kay Tatay Francisco. Meron lang po talaga itong mga supporter po nito ni Rampa Pampang. Hindi pa rin po tumitigil, no? At panay pa rin po ang message sa amin at kung ano-ano sinasabi, no? So, kung siya po, sila po ay nagsasabi na tayo nagpapalaki ng issue, bakit sila hindi pa tumitigil, 'di ba? Diba, yun yung malaking tanong doon. Kung tingin nyo kami nagpapalaki ng issue, tumahimik na po kami, sinunod po namin si Kuya Bal, hindi na po kami nag-follow up doon sa ginawa namin reaction video tungkol dito kay Rampa Pampang. Kayo naman po yung mga kung ano nung pinagsasabi nyo sa mga comments sa amin, no? Okay, pero syempre, bago po natin umpisahan yan. Kung hindi pa tayo nakasubscribe sa Lorne TV, pasubscribe po. Okay, pakihit po yung subscribe button at syempre yung notification bell. Okay. Updated. Okay. So, yun know, guys, no, dire-diretso na tayo, no. I-address lang natin yung issue, no, na may mga supporters po itong si Rampa Pampang na feeling po nila ang biktima po dito sa nangyari na to ito si Rampa Pampang, no. Parang siya po yung kawawang-kawawa, naaapi, no. May mga term pa diyan na naaapi, na kawawang-kawawa daw at parang hero nila. No? Oo, parang ang lumabas hero pa nila tong si Rampa Pampang, eh. Guys, kung lalawakan lang po natin yung ating pag-iisip, no? Medyo lumayo po tayo doon sa senaryo, no? Para makita natin yung buong eksena dito, no? Unang-una po, hindi po kami mag-react, no? Kasi may nagsasabi po dyan na sip-sip daw kami kay Kuya Bal, no? Maraming mga paratang sa amin, eh. Parang kami pa yung gumawa ng kalokohan, eh. Na sa amin binabalik yung mga sisi, no? Kung hindi naman po gumawa itong si Rampa Pampang ng kalokohan kay Kuya Bal, unang-una na po doon, no, na nasabi na natin sa nakaraang mga reaction video natin. Ang hindi lang po natin matanto dito, bakit hindi po nila matanggap yung katotohanan na talaga naman itong si Rampa Pampang, binypass, no, si Kuya Bal, no, binypass, tapos, ito pala ang nagplano niya, si Rampa Pampang, yung lahat. Ang plano pala nito ay pabagsakin talaga si Kuya Bal. Kasi may nagtimbre sa akin na nakausap niya daw ito si Rampa Pampang at sinabi sa kanya yung plano. Na ito pala ay
ang gusto nung mangyari nito ni Rampapampam ay yung perang kinikita ng vlog ni Lola Damiana pag si Kuya Bal ang nagba-vlog ay mapunta kay Lola Damiana. Oo, sa pamilya ni Lola Damiana. Umakin mo nga ng pag-iisip yan. Oo. Yung nga po yung sinasabi namin, no, na sana huwag na po kayong magsalita kung alam niyo naman po may mga ginagawa kayo. Katulad niyan. Ikaw, Rampapampam, nai-record ka nung kausap mo. Oo. Diba? Kaya kasi baka, syempre, i-deny niya yan for sure, diba? Nai-record ka nung kausap mo. Oo, kausap mo siya mismo at ikaw mismo ang nagsabi noon, no? Kumbaga, pinapagalitan ka nga niya, diba? Bakit mo nagawa yan kay Kuya Bal, diba? Tapos, ikaw yung nagdadahilan. Ikaw, bastusan niya raw kausap to si Rampapampam. Oo. Makikialam yung asawa. Pati yung asawa doon, nakikialam, no? May plano pa pala kayong ipatulpo si... Kuya Bal. Kuya Bal, dahil doon sa pagsasabi doon kay... ano, asawa ni... Isa. Ni Raymundo ngayon. Oo. Hindi na pahiya raw. Oo. So, sa totoo lang, no, hindi naman natin inaalis kung ano yung gusto nilang ipalabas na parang sila yung biktima, no? Katulad nga niya, no? Sila pa yung may gana magpatulpo, no? Pinaplano pa nilang magpatulpo. Ay, advice ko na lang sa'yo, Rampapampam, kung sakaling magpatulpo kayo. Si Idol, hindi yan basta kumakampi. Kung nagsumbong ka, kampihan ka na. Titimbangin yan. Baka ikaw pang matulpo. Oo, sa ginawa mo kay, ano? Sir mo nang kapanon. Oo. Sa mga gustong mag ano no, may patagtag pa kay Rapi Tulpo. Eh hindi 'yun yan basta-basta ako mo nagsumbong ka, magpapaawa effect ka, piling mo ikaw yung kawawa eh. Yun ngang, papaimbestiga yan. Kay ano eh? 'Di ba yung kay Hungry Sir yan? Kay Hungry Sir yan kay Abuji. Oo, nagpatulpo rin si Bobby. O, anong diba? Nangyari sa kanya? Hindi naman siya in-entertain, 'di ba? Dahil alam nila na silang doon. Kasi alam naman nila yan, hindi naman basta ko mo lumapit ka kay Idol Rapi, i-entertainin niya kayo. Papa-imbestiga pa yan, no? Siyempre, malamang ikaw ang masyot sa balde. Alamin pa po niya mga tao ni Idol, eh, kung sino po talaga ang, di ba, ang may sala, no? Kung sino po talaga. Aalamin po yan, both sides. Hindi naman ko mo nagsumbong ka, ikaw na yung tama. Hindi po ganun yun, no? So, ito lang po ngayon, ang sinasabi lang po namin dito ni Katropang Red, eh, kung gusto nyong itigil na tong issue na to, eh, tumahimik na rin po kayo, no? Kasi, katulad niya, nanawagan si Kuya Bal sa kanyang mga defender, natigilan na daw itong si Rampapampam. Tigilan na namin yan. Move on na. Hindi na namin, hindi na kami nagre-react, hindi na namin ginawa ng reaction, follow-up reaction video. Nag-focus na kami kay Tatay Francisco at sa mga ibang in-upload ni Kuya Bal, di ba? Si Kuya Bal, eh, continuous na yung trabaho sa labas. Nagtataka lang po kami bakit may mga iba pa po dyan na kung ano-ano pinagsasabi, no? Hindi natin alam, di ba? Bakit nagsasalita sila ng ganon? So, magbigay ka nga ng ano, example na... Okay, so ito guys, no? Meron lang po akong natanggap na message, no? Na ito po, eh, pinorward niya sa akin, no? Ito po ay pinadala niya kay Raymundo, no? Sabi po dito ni Ma'am, hello Raymundo, isang masugid na sumusubaybay sa vlog ni Kuya Bal mulat sa poll noong natuklasan niya at tinulungan si nanay mo. Pinabait, pinakain, binihisan, binigyan ng tirahan at pinasaya ni Kuya Bal ang ina mo. Andun na ako na gusto mo rin syempre kumita sa pagbablog mo sa nanay mo, pero di mo siguro naisip na meron kang nasasagasaan. Hindi magiging interesado ang mga tao sa nanay mo kung hindi nadiskubre ni Kuya Bal at nagpakahirap na tulungan ang nanay Damiana mo. Di mo ba naiisip na maaapektuhan ang channel ni Kuya Bal bukod sa niyapakan mo siya? Niyapakan ha? Bukod sa niyapakan mo siya, ang channel ni Kuya Bal bukod sa niyapakan mo siya, sinaktan mo damdamin niya, siguro di mo naiisip, tinulungan ka pa sa bahay mo, di ka ba nahihiya niyan? Kung ako ikaw, itigil mo na yan para di masira ang reputasyon mo at karma mo. Di tama yan, kapatid na Raymundo, huwag mo gawin yan. Salamat, Felisa from New Jersey. Ito napaka-legit po, ah. Nilagay pa po niya yung pangalan niya. Diba? Felisa from New Jersey. Para sa iyan, Raymundo. And then, ito po, ano,
Ito po para po siguro to kay Rampak Pampam, no? Since gusto na nga po namin tuldukan tong issue na to at gusto namin sumunod sa panawagan ni Kuya Bal, may mga subscriber po tayo na pilit na gustong iparating po yung kanilang niluloob, no? Kasi syempre sila, wala naman po silang mga channel, no? Kung nagme-message po sila sa ating mga video, eh, yung iba po eh, hindi natin na, na-overlook po natin, no? Hindi po natin na nakikita lahat, no? Minsan natatabunan. So, nag-PPM po sila sa amin, no? So, ito si Ma'am Pilisa, gusto po niya talagang paratingin itong kanyang sentiments, no? So, gusto lang natin gamitin yung platform natin para sa ating mga solid supporters ni Kuya Bal. So, sabi nga po dito ni Ma'am Pilisa, Lorny, yung platform nyo is a very good avenue to educate people, to think a little deeper, to analyze things, to learn to reflect on things and situations. Dahil kung di nyo ito gagawin, kailan pa maliliwanagan ang mga nadidiliman ang isip ng mga tao. I choose you to become my mouthpiece because I see that you are going to that direction. Meron ka pang mga quotation at the end of your program. I like it. Okay. So, yun po, no, si Ma'am Pilisa, pinadala niya nga po yun, no, yung kanyang sinulat para kay Raymundo, no. Tapos, niresend niya po sa akin at sabi niya nga po, gusto niyang gamitin yung platform ko. Kasi, syempre, yung nga po, no, gusto niyang magpaliwanag at... marinig yung boses. Oo, yung nga po, no, your platform is a very good avenue to educate people, to think a little deeper, to analyze things, to learn, to reflect on things and situations. Yung po yung sinasabi natin before, no, dito kaya kay Rampapampam, na i-analyze mo, no, mag-self-analyze ka rin. Huwag pong magpa-play victim po tayo dito kasi sa ikabubuti mo naman din yan. And then ito po, no, si Beng TV, sabi ni Beng TV, wala daw mukhang iharap sila sa tao. Wala talaga dahil semento na mukha nila ni Rampapampam at ni Raymundo, kapal ng mukha niyan. Okay, and then ito pa po, no, sabi ni Ma'am Tina Solver, solid kami kay Bal, buisit yung mga Rampapampam niyan, ulupong. And then sabi din ni Ma'am Emilia Tiongco, unsubscribe po natin ang vlog ni Raymundo at Rampapampam. Win na lang yan nila si Kuya Bal. Matubang, mabait na tao si Kuya Bal. Kawawa naman si Lola Damiana, mukhang iniwan na ni Kuya Bal. God bless. And then sabi ni Ingay Erebil, sobrang bait kasi ni Kuya Bal, si Nanay Lijak. Nakakatuwa, dapat ipatulpo yan si Rampapampam, parang buhaya. Nag-aabang na lang ng sasakmarin. Yan, no, ito gusto lang pong paratingin to ng ating mga solid subscriber at mga solid supporters din ni Kuya Bal, no? Na syempre gusto rin nilang marinig yung sentiments nila. Guys, yung karamihan po dito piniin pa po sa akin to, no? So, yun po, no, yun lang po yung gusto natin paratingin, na marinig din po yung boses ng karamihan, no? Huwag lang yung puro yung boses nila yung gusto nila, at gusto pa yata nila i-glorify natin sila, no, sa ginagawa nila. So, ito po yung ating word for today, guys, yung ating take out. Siyempre, lagi tayong may learnings dito, no? So, ito, nababagay po ito sa sitwasyon ngayon, no, nito ni Rampapampam na nagpapa-play victim, no? Ang sabi po dito, stay true in the dark and humble in the spotlight. Okay. So, yung meaning po nito, parang stay true in the dark and humble in the spotlight. So, ito po yung sinasabi natin, eh, no? Yung you build your own character, your good character inside you. Parang yung kasi yung dark niyan, yan yung nasa loob mo, yung nasa loob mo, kaloob-looban mo. Kaya nga, di ba, pag nasa kaloob-looban ka, madilim. So, you have to build your true character, your true self inside you. And then, yung being humble in the spotlight. Yung pag nasa spotlight ka, nasa labas ka, your actions, your doings, you stay humble. Yung sa sinasabi mo, yung every actions mo, yung every words na lumalabas sa bibig mo, at lahat ng mga, yung activities mo as a vlogger, di ba? As a charity vlogger, as a, yung tumutulong sa mahihirap, di ba? Being humanitarian. You stay humble in the spotlight. You stay humble in the spotlight. And they stay true in the dark. So, ito po yung ibig sabihin nito. And ito, napaka... akmang-akma po to kay Rampapampam na
Learn how to be humble in the spotlight. Kasi marami nagsabi, lumaki na yung ulo mo. And then, stay true in the dark. Yung inner inner self mo. No? Mag-ano ka doon, stay true ka doon sa inner self mo. And then, stay humble in the spotlight. Okay. So, tamang-tama po itong ating word for today. No? Ang ganda-ganda po. So, syempre, no, guys, no, shout out po muna shout tayo. Shout out tayo sa ating Lorny TV Golden Family, no? Syempre, unang-una dyan, si ating Mami Sonia Chiba. Tsaka yung anim na anak, si Agnes, Eva, Arlene, Cheryl, at tsaka Lorny Andrew. Okay. And then, syempre, si Nanay Aurin. Nanay Aurin, kamusta po tayo dyan sa UK? And syempre, kasama si Ate Mary, na nasa UK din, at kasama yung tatlong anak niya, si Micah, Melody, at tsaka si Marcel. And then si teacher natin, si Ma'am Sinaida Bernabe, si Nanay Noli Ramos, si Ma'am Melita Bartels, Ma'am Edna Marquez, Ma'am Nena Velasquez, Ma'am Rosie De Los Reyes, si Sir Eric Solorio, at yung pamangkin ni Sir Eric Solorio na si Sharon De La Paz. Shout out po. And then si Sir Buji Buji, Sir, syempre ang ating principal, Jen Carol. Sir Baltasar Hisita, Ma'am Abuting, si Panlasang Nanay, si Ma'am Ancamcam, Ma'am Leticia Buencamino, Jackie Corrales, and then si Sir Jack Astor, si Ma'am Nita G, si Mama B, si Ma'am Alice Amanca, si Ma'am Emma Nerio at yung kanyang apat na apo, si Shane, si Kiefer, si Glenn, at saka si Saysay. And then, syempre, si Ma'am Artemia Shetter ng Australia. Okay, and then, paunlakan ko lang din po, no, yung sinabi ni Sir Tito Eric Silorio, no, additional to sa ating input, no, yung ating word for today. Sabi niya, just my 2 bits, sabi niya, thank you, Iha, that's the only way I can extend my help. Keep doing what you're doing, your program and motive is admirable. Stay safe and healthy. And there's a saying here in US, enough is enough. That means they must be stopped. Okay, napakaganda, di ba, guys? Kaya ako, gustong-gusto ko to si Sir Tito Eric pag may pinapadala sa atin na mga input, eh, no? Okay, syempre, guys, ito po, no, pinapa-shoutout po sa atin ni Mama B. Okay, ito kapatid to ni Mama B, no, si Sir Ricky Babu 77. Ilalagay ko po dito, no. Paki-dikitan po yung channel, no. Paki-support na po, guys, si Sir Ricky Babu 77. Ito po, taga UK po, taga London din po Sir Ricky. Paki-dikit po yung channel niyo, yung channel niya, paki-subscribe na po. And then, syempre, yung nag-promise din ako kay Ma'am Nida. Hello, Ma'am Nida. Meron din po silang, bago rin po silang mga vlogger sa Canada. Si Floor Needs Journey Official Vlog. Lalagay ko rin po dito, guys, no? Paki-visit naman po yung channel nila, guys. Pa-support po natin. Pa-support naman po. Floor Needs Journey Official Vlog. Dito po. Ilalagay po natin. Okay, thank you, Ma'am Nida. Si Ma'am Vicky Asagawa na grip. And syempre si Sis. Oh. Sis Vicky Asagawa. Mm. And syempre si Nanay Bayi. Okay, na kakadiwang lang ng kanyang kaarawan. Mm. Okay, guys, so hanggang dun lang po, no? At syempre... Si Tita, ano natin? Si Tita Des. Si Tita Des. Tita Des. Tita Des ng Winnipeg, Canada. Hello, Tita Des. Hello. Keep safe po always. Okay, Tita Des, thank you. And syempre at the end of our video, lagi po natin sinasabi, spread love. Spread love. Bye.